Nabasa mo na kapag expired ang lease mo mula 10,000, hindi mo pinansin, nahuli ka, kapag punta ka ng 10,000, may magandang epekto pa rin yun. Bakit? Magsisisi ka. Magpukwento ka pa rin. Alam mo, kung ako'y naniwala doon sa binigay ni Colonel, hindi sana ako na permission. Bakit? Napagpunta ko ng 10,000, mayroon pa rin pakinabang sapagkat may share mo yan sa kapwa rider mo. So mga solo rider, ipinapayo ko sa inyo, mag-join kayo sa group. Pakikinabangan ninyo ang grupo. Bibigyan ko kayo ng isang example. Solo rider, bibigyan ko kayo ng isang example kung paano pakikinabangan ng grupo. Pagdating mo ng bahay, sabi mo, parang ilang months na yung motorsiklo ko, hindi pa na-change oil. Chinek mo, ay, talagang ano na ako, dapat talaga change oil na ko eh. Buti na lang, member ako ng group. Anong gagawin mo? Pre, pinare-repair ko yung motor ko eh. Pero may mong motorsiklo mo, dalawa naman yung motorsiklo mo, di ba? Okay lang pala. Hinira mo. I-try mo ng sabay. Pagpalitin mo yung oil. So, Dorader, maniwala nga, may pakinabang talaga ng grupo. Mamaya, may tip pa ko sa inyo kung paano pakikinabangan ng grupo. Pero, kapag nabuti, usapan na lang, eh huwag mo lang umidadaman. Sige, let's continue. So mga kapatid, nakatanggap ba kayo lahat nito? Okay. Kapag ang mga lalaki na iinuman, anong pinagkukwentuhan? Oh. Kayo, huwag yung puro babaeng pinagkukwentuhan yung pagkakwento ng babae, singit mo, pare, 5,000 pa lang multa. Kapag defective light, isingit mo. Singit-singit lang. Ah, hindi yung puro babae, puro video. Ah, so mga kapatid, yan ang purpose para mabasa ninyo. Or, may sample naman po kayo, picture ninyo, para from time to time, makikita mo, may i-share ko sa iyong barkada. Gets nyo? Thank you. Calling card. Nagbigay ako sa inyo ng calling card. Mayroong isang rider. Sabi, hindi kailangan yung calling card ni mayor, ni general, ni colonel. Ang importante, marunong ka sumunod at may disiplina ka, mga kapatid. Ako na ang nagsasabi sa iyo. Kahit disiplinado ka at marunong sumunod, pag na-chimpon mo itiwalik, patay kang bata ka. Gagawan ka ng violation. Agree, disagree? Agree! Yes! Ngayon, may calling card ka. Naramdaman mo, may pagtatangka ng pang-abuso sa'yo. Tatawag ka sa akin. Huwag kang makikipag-away. Kasi pag tiwalik ko ang na-chimpuhan mo, hindi ka obra, mas maraming alam nyo. Okay? Ay, ganun pa paano yung pagtawag ko sa'yo? Wala na akong note. Anong gagawin ko? Kumiram ka sa pulis. Diba? So, calling card. By the way, mga kapatid, ang number ko pwede ninyong ibigay sa inyong kapamilya at bangkada, kaibigan, kahit sino. Isa lang ang sasabihin po ninyo. Basta tama, kampi-kampi tayo. Kahit alas 12 ng gabi, pwede kang tumawag sa akin. Huwag lang ninyong gagayahin yung iba. Maraming tumatawag sa akin. Maraming tumatawag sa akin. Pagka tinawagan ko, kapag sinagot ko, hello? Sir, pasensya na po. Testing lang. Huwag ninyong gagayahin nyo. Okay. Ang daming natawag sa akin, testing lang.
Minsan may tumawag pa sa akin, alas 12 ng gabi. Sabi niya, pagsagot ko, hello? Sabi ng rider, ah, sir, birthday ko sir eh. Mga kapatid, anak mahirap, alam ko ang gusto niyang mangyari. Sinakayan ko lang, oh bro, happy birthday, ba't di mo ko inimbitahan? Sige, happy birthday! Hindi ko inop ang cellphone. Sige bro, basta next birthday mo, invite mo ko ah. Yes sir, hindi ko inop. Alam niyo sabi ng rider? Sabi ko sa inyo, kahit anong oras, tatawagan ko yan si Kernel eh. Lasing, nagyayabang, huwag niyo tutulang. Madaling araw yan. So, pwede niyong ibigay ang aking number sa inyong kapamilya, barkada, kahit kanino. Kahit kanino. And please tell them, kung importante, huwag magte-text. Patong-patong ang text sa akin, hindi ko mapapansin yan. Pag importante, huwag magsaset ng message sa messenger, hindi ko mapapansin yan. Patong-patong ang message. Tumawag. Kung nagtitipid sa loob, tumawag. Once sumagot na ako, pwede na niyang mag-off ng cellphone, ako po ang tatawag. Huwag mag-send, huwag mag-send sa messenger kung importante. Kung importante. 24 oras po, sumasagot ako ng tawag. Sumasagot po. Mga kapatid, ang RSAP ay mayroong PPCID. Hindi kayo obligado na kumuha. Hindi kayo obligado. Sapagkat may bayad po na 100 pesos. Hindi kayo obligado. Pangalawa, walang expiration date. Walang expiration date. Nilinawin ko, may bayad ng ID, 100 pesos, pinapagawa namin, hindi kayo obligado. Pag sinabing hindi obligado, hindi ka nire-require. Okay? Wala kayong makikita sa listahan na kumuha ka ng ID, check. Ito hindi. Huwag ka lang bigyan ng certificate yan. Walang ganon. Pero gusto kong ipaunawa sa inyong lahat kung bakit ang RSAP ay patuloy na sumusunong sapagkat kayo rin ang sumusuporta sa amin. Bakit? Halimbawa, kumuha ka ng ID. Natural, may discount kami sa manggagawa. May sticker. Bumili ka ng sticker. Natural, may discount kami. Yung mga discount na yon, pag naipon, doon po namin kinukuha ang gastusin sa mga seminar na katulad nito. Gasolina, pambayad sa driver, toll fee, pagkain sa biyahe, flyer, certificate, ink, calling card, doon po lahat ng gagaling. Kaya po, patuloy na umuusad ang RSAP sapagkat kayo rin po ang nagsusuporta dito. Kayo po ang nagsusuporta dito.